Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 6. Alam ni Conrad na hindi na siya makakalayo pa. Nag-hands up siya at nakuha ng Young Master Zhu ang item. Tinitigan ni Sabrina ang mag-asawa, at sadyang hinayaan ang masasamang ngiti sa kanyang labi. Pakiramdam ni Maya, ay nabigo siya. Ang kanyang asawa ay hindi makakabili ng alahas na nagkakahalaga ng 20 milyon pesos para sa kanya, bago ang mga titig ng lahat na naroroon. Pinagtatawanan na sila ni Sabrina. Iisipin niyang mahirap ang mga ito. Makakaganti siya kay Conrad, kapag umalis sila sa lugar ng auction. Gagawin ko itong eksaktong disenyo, at marami pang katulad nito, bulong ni Sabrina kay Jake. Nagulat si Jake, at lumingon para bigyan siya ng magandang titig. Kaya ba niyang magdisenyo ng ganito? Kung gayon, ang kanilang kumpanya ay makikipagkompetensya sa mundo ng pagdidisenyo sa Italia at Espanya. Sigurado ka ba? Tanong ni Jake De Silva. Magiging asset siya ng De Silva's company. Hahayaan niyang makasama si Sabrina ang kanyang pamilya sa hapunan tuwing weekend. Hindi mo kayang maging asawa ko. Hindi mo mabibili ang alahas na yan kahit 20 milyon pesos para sa akin bago lahat sa auction. Nakaganti si Maya kay Conrad, nang makasakay na sila sa kotse. Malaki ang maitutulong ng naturang pera, upang matulungan ang kumpanya na umangat ng kaunti. Halos malugi na tayo, at iniisip mong bumili ng ganoon karaming walang kwentang alahas. Naiirita siyang tiningnan ni Conrad. Anong klaseng walang sense na babae si Maya? Siya ay may bahay na puno ng ginto at diamante na alahas. Lahat ng mamahalin at bihirang uri. Lahat ng mamahalin at designs na alahas ni Sabrina ay automatikong naging kanya na. Nakipag-divorce si Sabrina, at hindi siya pinayagang magdala sa kanyang mga ari-arian sa labas ng bahay. Ngunit hindi sapat ang lahat ng alahas na iyon, at gusto niyang bumili ng walang kwentang alahas na hindi kumpara sa mga mayroon siya sa kanyang bahay. Pinagtatawanan kami ni Sabrina. Masaya siya na wala kaming pera at yaman, kumpara sa young master ng pamilya Zhu, reklamo ni Maya. Pero iyon ang totoo. Hindi ba't mas mayaman ang pamilya Zhu, kaysa sa pamilyang Castillo at ng mga Gomez? Kaya ano ang big deal kung pinagtatawanan ni Sabrina? Gumanti naman si Conrad. Alam niya ito. Dahil daw kay Sabrina, kaya gusto niya ang mga alahas. Gagamitin niya ito para mag-display sa harap ni Sabrina. Kasalanan niya yon. Hindi niya dapat pinakinggan ang mga kalokohan nito nang hilingin ito sa kanya. Itinulak siya nito sa isang lugar ng pagkawala ng mukha. Noon lang, dumaan si Sabrina sa harap ng kanilang sasakyan, at sumakay sa iisang sasakyan kasama si Jake De Silva. Ihahatid siya nito sa kanyang lugar bago umuwi. Ngunit sinabi ni Sabrina na ang kanyang sasakyan ay nasa kumpanya. Dapat niya itong ihatid doon. Okay, sabi ni Jake, at inutusan ang driver na magmaneho papunta sa De Silva's company. Kinuha ni Sabrina ang kanyang sasakyan, at dumiretso sa kinaroroonan ni Rosa. Ngunit naghapunan na sina Rosa at Lance, at sinabihan siya nila na umuwi na. Ihahatid nila ang mga bata sa kanyang lugar bago sila umuwi. Umuwi si Sabrina, at naghanda ng masaganang pagkain. Natutuwa siyang nakilala niya ang mga bagong tao. Napakasaya niya at ang pagpapakilala sa kanya ni Mr. Clinton, sa mga maimpluwensyang tagumpay ay ang kanyang hagdan sa pag-akyat sa tuktok sa propesyon. Nagpunta sina Rosa at Lance, sa pinakaklasikong restaurant sa lungsod. Ang dalawang bata ay parang kanilang sariling mga anak, at si Rosa ay maaaring makatulong na kinuha bilang isang ina, at nakita niyang maraming mga tao na nakatitig sa kanya.
Pumili si Rosa ng mga pinggan para sa kanila at binigyan naman sila ni Lance ng inumin. Para silang maayos na pamilya, walang nag-alinlangan na hindi sila mga magulang ng mga bata. Kumain sila ng busog, at tumayo si Caleb para pakalmahin ang sarili, at nagpunta ng banyo, sinabi rin ni Khalil na pag-aanin din ang sarili. Sinabi ni Lance kay Khalil na hintayin ang pagbabalik ng kanyang kapatid bago pumunta, ngunit sinabi ni Khalil na hindi siya makapaghintay, kung hindi ay maiihi siya sa kanyang pantalon. Sinabi ni Rosa kay Lance na hayaan siyang sumama sa kanyang kapatid. Sa ganoong paraan, nagmamadaling sinunda ng maliit na lalaki ang kanyang kapatid sa direksyon ng banyo. Dumating si Kian Hendricks de Silva sa bayan, taliwas sa araw na sinabi niyang darating siya at huminto sa restaurant upang kumain ng hapunan. Kasama niya ang kanyang assistant na si Jasper, at ang kanyang dalawang bodyguard. Kumain na siya at pumunta sa restroom para pakalmahin ang sarili, nang may makasalubong siyang dalawang lalaki sa entrance. Muntik na silang matumba sa kanya. Mabilis na nailigtas ng kanyang dalawang bodyguard ang sitwasyon, nang sumugod sila para suportahan ang dalawang lalaki, at tinulungan silang mabawi ang kanilang katatagan. Nang makita niya ang mga batang lalaki, natigilan siya at hindi nakaimik. Ang mga batang lalaki ay isang miniature ng kanyang sarili. Same hairstyling tulad ng kanyang sarili, at nagtatakang nakatingin sa kanya. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard niya. Ano ang nangyayari? Sino ang mga batang ito at bakit sila kamukha ni amo? May mga anak ba si Master Kian Hendricks de Silva na hindi niya kilala? Ang boss nila at ang mga bata ay nakatayong lahat at nakatulala sa isang lugar. Alam ni Caleb na ang lalaking ito ay ang kanilang ama. Siya at ang kanyang kapatid ay nagpaplano na alamin kung sino ang kanilang ama at hanapin siya. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap nila, ay malamang na kanilang ama o tiyuhin. Tumingon siya at sinulyapan ang kapatid at nagkibit-balikat lang. Sinabihan sila ng kanilang ina, na hindi niya kilala kung sino ang kanilang daddy. Siya ay nabuntis at nanganak sa kanila, ngunit hindi siya at maaaring hindi interesado na alamin kung sino ang kanilang ama. Pero gusto nilang makasama ang daddy nila, tulad ng ibang mga bata. Nakikita nila sa ibang bata kung paano sila ilalabas at binilhan ng mga daddy nila ng mga damit at laruan, ngunit wala silang daddy at hindi pa nila naranasan kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isa. Sino ang nanay mo? Tanong ni Kian Hendricks de Silva sa tonong kalmado at nangingibabaw pa rin. May isang babae lamang na magkakaroon ng kanyang anak, at hinahanap niya ito sa nakalipas na 4 na taon at 3 buwan. Yung babaeng naka one night stand niya, sa malamig na gabing iyon. Gusto niya itong makilala. Iniwan siya nito bago magmadaling araw, at nang makarating si Jasper sa silid na iyon, ay wala na siya. Ang tanong ni Kian Hendricks ang nagpawala sa isip ni Caleb. Inangat niya ang ulo niya, at tiningnan ang mas malaking bersyon ng kanyang sarili, at ng kanyang kambal na kapatid. Bago sumagot, nagtanong si Khalil. Ikaw ba ang tunay naming daddy? Tanong ni Khalil, nakatingala sa kanya at nakangiting parang sunshine. Mukhang handa siyang tumalon papunta sa kanya at yakapin siya. Naramdaman ni Caleb na blanco ang kanyang isip. Ano ang ibig sabihin ni Khalil sa pagtatanong sa isang taong una pa lang niyang nakita, kung siya ba ang tunay nilang ama? May alam ba siyang peke dati? Baka ako ang daddy niyo kung mapatunayan ng DNA iyon, sagot ni Kian Hendricks de Silva, at sinusubukang ngumiti. Hindi pa siya naging intimate sa mga bata noon, at hindi niya alam kung paano makihalubilo sa mga ito na parang mga kaibigan. Let's go para sa DNA, hiling ni Khalil. Gusto niyang makaalis na sila kaagad, at huwag nang maglaan ng isang minutong nakatayo at nagtitigan. Sinubukan ni Caleb na hilahin ang kanyang kapatid para maging tama ito. Hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero, ngunit hayaan ang isang may sapat na gulang na gabayan siya. Sure, sagot ni Kian Hendricks, at pinauna ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Caleb na hindi. Nasa isang restaurant sila kasama ng mga kaibigan ni Mommy, at mag-aalala sila kapag hindi nila sila nakita. Hahayaan ko ang aking mga tauhan na ipaalam sa kanila na ikaw ay kasama ko, deklara ni Kian Hendricks,
at ang dalawang kasama ay napaalis sa kanilang mga paa. Gustong magpumiglas ni Caleb, ngunit komportable ang pakiramdam na makasama ang lalaking ito, na malamang na magiging daddy nila. Sumakay si Jasper sa kotse at sumakay si Kian Hendricks kasama ang mga batang lalaki. Kinuha ng mga bodyguard ang kanilang sasakyan at nagmaneho sa likuran nila. Papunta na sila sa ospital. "Sino ang nanay ninyo?" tanong ni Kian Hendricks. Sinusubukang gumawa ng pag-uusap sa mga bata. Hindi niya maipaliwanag pero parang kilala na niya ang mga lalaki bago sila magkakilala. Nakipag-bonding siya kaagad sa mga bata. Hindi niya alam kung paano ito ilalagay ngunit ayaw niyang iwan sila. Ilang minuto pa lang silang nagkita pero mahal na niya sila. "Sabrina Castillo is our mommy's name," sagot ni Caleb. Alam niyang malapit na sila sa ospital, at makikita sa huling resulta kung siya ba talaga ang ama nila o hindi. "Ano ang inyong mga pangalan?" tanong niya ulit, at sumagot si Khalil. "My name is Khalil Castillo, and my brother's name is Caleb Castillo." Umiti si Kian Hendricks. Taglay din nila ang apelyido ng kanilang ina. Hindi na siya magtatanong. Hindi siya mahilig magsalita ng hindi kailangan. Makalipas ang ilang oras, hindi pa bumabalik ang mga bata. Sinabi ni Rosa na titingnan niya sila, ngunit sinabi ni Lance na hindi. Hindi siya makakapasok sa banyo ng lalaki para maiwasan ang kahihiyan. Tumayo siya at pumasok para tingnan, ngunit hindi niya nakita ang mga batang lalaki sa lahat ng silid. Nakarating siya sa huli, at pilit itong itinulak. Pero humarap sa kanya ang isang matandang nagtali ng sinturon. Inis na tumingin sa kanya ang lalaki at nakaramdam ng hiya si Lance. Humingi siya ng tawad at umalis. Ang mga batang lalaki ay wala sa banyo. Nasaan kaya sila? Hindi sila pwedeng naglalaro sa lugar na ganito. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Hindi niya nakita ang mga ito, at nagsimula siyang hindi mapalagay. Ang mga batang lalaki ay bata pa, at hindi alam ang mga lugar sa lungsod, hindi sila maaaring umalis. Tinanong niya ang securities kung nakakita sila ng dalawang batang lalaki na magkapareho. Dumilat ang security. Dalawang batang lalaki ang umalis kanina at kasama ng kanilang ama. Ang lalaking ito ba, ay naghahanap ng parehong mga batang lalaki. Sinabi ng security bukod sa dalawang magkaparehong batang lalaki, na lumabas kasama ang kanilang ama, walang ibang mga batang lalaki na nakita nila noong gabing iyon. Hiniling ni Lance na makita ang surveillance camera. Naging hindi mapalagay si Rosa. Nagpunta sina Caleb at Khalil sa banyo, para pakalmahin ang kanilang mga sarili at hindi na bumalik. Pinuntahan sila ni Lance at tumangging bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Kung siya ay tumayo at pumunta, siya rin ba ay makulong doon? Iniunat niya ang kanyang leeg sa direksyon ng banyo at walang nakitang lumabas sa kanila. Kung hindi sila nakita ni Lance, babalik man lang siya, at sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Hindi niya nakita si Lance o ang mga bata. Umaasa siyang maayos ang lahat sa kanila. Tumayo si Rosa para pumunta sa restroom nang makita niya si Lance na naglalakad na may mabibigat na yabag patungo sa kanya. Tumayo siya at nakita ang mukha nito. May hindi tama. Nasaan sina Caleb at Khalil? Malamig at maganda ang mukha ni Lance sa pagiging masayahin ito bago siya umalis. Lumapit siya at naupo ng malungkot. Tinapik niya ang daliri niya sa mesa. At sabay kagat-kagat ang ibabang labi. "Anong nangyari, Lance? Nasaan sina Caleb at Khalil?" tanong ni Rosa. Siya ay tahimik na umupo sa kanyang upuan upang maging sa parehong antas ng paningin kay Lance. "May kumuha kina Caleb at Khalil. At hinala ko ang taong iyon ay ang kanilang ama, masyadong magkapareho ang pagkakahawig." Paliwanag ni Lance sa kanya. Naalarma si Rosa, kinuha ba ang mga batang lalaki? Ano ang sasabihin nila kay Sabrina? Hindi na siya mabubuhay nang wala ang mga batang lalaki. "Nung hindi ko sila nakita, I asked to see the surveillance camera. Noon ko nakita kung paano tumatawa ang mga batang lalaki palayo, kasama ang kahawig na lalaki nila," paliwanag pa ni Lance. Sa kabila ng pagiging isang mayaman at sikat na tinutukoy bilang eldest master ng pamilya De Silva, hindi siya dapat gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam gaya ng pagkuha sa mga bata, mula sa kanilang mga tagapag-alaga,
nang walang pahintulot. Paano natin matutunto ng kasama? Tanong ni Rosa. Kailangan nilang mahanap siya at maibalik ang mga bata. Hindi sila makakabalik kay Sabrina nang may mga dahilan. Hindi siya madaling sundan, Rosa. Iyon ang labis kong ikinababahala, sagot ni Lance. Kung siya ay isang ordinaryong mamamayan na tulad niya, marahil ay nagpadala na siya ng mga tao sa kanya. Ibig sabihin, kilala mo siya. Sino siya? Tanong ni Rosa. Mayroon bang hindi madaling lilitisin sa tabi ng mga politiko at mga armadong tao? Kian Hendricks de Silva, the eldest master of the de Silva's family, sagot ni Lance, at hinawakan ni Rosa ang kamay sa takot. President de Silva, bulalos ni Rosa. Ilang beses na kinusot ni Rosa ang kanyang mga mata, at iniisip kung paano nila maibabalik ang mga batang lalaki. Hindi sila makakauwi para sabihin kay Sabrina na kinuha ng isang tao ang kanyang mga anak, dahil lang sa magkahawig sila. Si Kian Hendricks de Silva ng De Silva's Company ay napabalitang isang pribadong tao at halos hindi nagpapakita sa publiko. Paano niya nabangga ang mga batang lalaki at dinala sila? Tumingin si Lance sa kanyang relo at nag-dial ng mobile number ng isang tao. Nasa kanya na ang mobile number ni Jake de Silva, simula noong dinaluhan niya ito ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi pa sila gaanong nagkakatawagan sa isa't isa, ngunit meron siya ng number niya. Hello, Dr. Lance. Naaalala mo ako ngayon. Nagsalita si Jake sa telepono. Nasa club siya kasama ang isang kasintahan nang sagutin niya ang telepono. Maingay ang lugar at sumasabog ang musika sa pandinig ni Lance. Alam niyang mahilig si Jake sa clubbing at social gathering. Ngunit walang partikular na kasintahan. Whichever comes, he takes a piece of her flesh and goes away. Isang direktang kabaligtaran ng kanyang nakatatandang kapatid. Paano kita makakalimutan? Isa ka sa pinakamahuhusay kong pasyente, at inaasahan kong maging doktor mo sa lalong madaling panahon. Anyways, Jake, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako napatawag. I need you to do me a favor, tanong ni Lance, mahina hong nagsasalita ngayon. Naramdaman niyang umalis si Jake sa maingay na lugar at tumabi sa isang mas tahimik na liblib na lugar. Yes, Dr. Lance, you said you need my help. What for? Tanong ni Jake sabay higup sa bote ng alcohol na nasa kamay. Kailangan kong malaman kung nasaan ang kuya mo. I need to see him and get something important from him, sagot ni Lance. Napapikit si Jake. Ang kanyang kapatid ay nasa labas ng bansa at inaasahang babalik hanggang sa susunod na araw. Paano niya matutulungan si Lance sa ganitong sitwasyon? My brother is not in town. You'll have to wait until tomorrow, Dr. Lance, sagot ni Jake nang lumabas ang girlfriend niya para salubungin siya, na iniikot ang kamay sa baywang nito. Iniisip ni Rita kung ano ang ginagawa ni Jake na sinasagot ang kanyang telepono mula sa kanya. May kausap ba siyang ibang babae? Nasa bayan ang kapatid mo, Jake. Kanina lang kami sa iisang restaurant, pero umalis kasama ang mga anak ng kaibigan ko, nakasama ko sa restaurant, sabi ni Lance. Napakunot ang noo ni Jake. Nasa bayan na si Kian Hendricks. Hindi niya maintindihan itong kapatid niya at hindi rin mahuhulaan ang mga galaw niya minsan. Sigurado ka ba, Dr. Lance? Tanong ni Jake. Kapatid niya si Kian Hendricks, pero nabalitaan lang niya ang pagdating niya sa iba. At hindi niya agad madibunk ang mga salita ni Lance dahil palaging ganoon si Kian Hendricks. Talaga, sagot ni Lance at sinabihan siya ni Jake na maghintay. Tatawagan niya ito at ipaalam pagkatapos makipag-usap sa kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Rosa. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung wala si Lance ng mobile number ni Jake. Paano nila makikita si Kian Hendricks? Binayaran ni Lance ang pagkain at pinakiusapan si Rosa na umalis na sila. Lumabas siya ng restaurant kasama si Lance at sumakay sa kotse nito. Sinabi ni Lance na maghintay sila sa kanyang apartment hanggang sa tawagan sila ni Jake. Siya ay nasa isang club na hulaan niya at hindi inaasahan na makakatanggap kaagad ng tugon. Pumasok si Kian Hendricks sa ospital, na pag-aari ng pamilya ng De Silva. Siya ay malugod na tinanggap at ang mga nurse ay binubuo ng kanilang sarili.
Ang Elder Master ay halos hindi pumupunta sa ospital, maliban kung may importante siyang gagawin. Pumunta siya sa opisina ng doktor, habang hawak ang mga kamay ng dalawang batang lalaki. "Hi, little young masters," kumaway ang senior nurse on duty sa mga boys. Hindi niya alam na may mga anak ang panganay na amo. "Hello, eldest master," bati ni Mrs. Catherine at sumagot si Kian Hendricks ng, "Kamusta po Mrs. Catherine? Maganda ang mood niya noong gabing iyon. Kung hindi, tatango lang siya at aalis. Ang kanyang presensya ay may dalang aura na madaling yumukod sa mga tao kapag nakasalubong nila siya." "Your boys are an exact copy of you, Mr. Kian Hendricks," dagdag pa ni Mrs. Catherine, at isang mahinang ngiti ang ginawa ng huli bago naglakad palayo. Kumakaway ang ilan sa mga empleyado sa mga cute na batang lalaki. Para silang ama ngunit hindi naman nakakatakot sa kanilang hitsura. Siguro dahil bata pa sila. Kapag tumanda sila, baka masundan nila ang kanilang ama. Noon lang ay ibinigay sa kanya ang phone na nagri-ring kay Kian Hendricks ng kanyang assistant ang telepono, tumatawag ang pangalawang master. "Jake," tawag niya pagkasagot niya ng phone. Hindi niya ipinaalam na nasa bansa na siya. "I can't believe that my brother is in town and didn't inform me about his movements. Anyways, where are you?" Tanong ni Jake at nasa ospital, ang huli at pinatay ang tawag. Paano niya nalaman na nasa bayan siya? Baka may nakakita sa kanya at nagpaalam. Ano man ang maaari niyang puntahan at suriin siya sa ospital. Sa sandaling marinig ni Jake ang ospital, ibinagsak niya ang kanyang baso sa isang basurahan na tila ito ay isang materyal. Hindi siya papasok para ihulog ito sa bar at hindi niya mailagay sa kanyang bulsa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa direksyon ng car park. Aalis na sana siya, at mabilis na nahabol ni Rita ang mahahabang hakbang niya, nang buksan niya ang sasakyan at papasok. Pinasok ni Rita ang kamay sa shirt nito, at nagtanong, "Sa ang hotel tayo pupunta, baby?" At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Kadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evane Loha of Hong Kong, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fiel Daliwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianne Casagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devora Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jin Zinyu of Riyadh City, Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Fek Cruz, Judy Char, Harnabaduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juan Ilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL101, Reina Roque, Jamela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tambanilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villariz, Banana Erics, Nympha Tolentino, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femalig Onlina,
Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rose May Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane of Macau, Reynaldo Castaneda of Cabuloan Ordaneta Pangasinan, Sunida Abo, Esther Serdancillo, Maria Renbuentipo of Unaiza Alcasim KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Talon 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Chun Li Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kailao, Merlon Basarte, Charito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catenina, Lizelle Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivillo of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong, Manang Mary's Channel of Oman, Rovlin Gamboa of Taiwan, Deds Adam of UAE, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Alia Garbawi, Sheila Rubio, Helen Santiago, Elvi Canlubo of Batangas, Concepcion Zingabo of Qatar, Imelda Palma, Josie Silva, Juliet Tamayo, Arlene Esdava, Vina Angeles, Rina Ayo, Vilma Laganzad, Lorna Bayunals, Boots Gabriel, Gina Judy Adan, Catherine Asaha, Marshall Lemery of Israel, Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA, Cynthia Neva, Francis Grace Villegas, Conchita Alcos Rage, Ronda Carion, Neri Uy, Miss B, Arceli Alvaro, So Mendoza, Dina Moises, Elsa Maestro, Razel Gin Kaliaen, Sydney Hossam, Sherlan Reneba, Gloria Balon, Rowena Blancada, Angelo Cabrera, Rose Bulak, Norlin Kalina. Muli, maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa Dion Channel TV at Kalil TV, at ingat po lagi tayong lahat. God bless.